Okay, good evening. This is our video for our prototype in which we will use dun sa smart cane ng mga blind people. This cane will be this prototype will make your cane ng mga blind na individuals or even disabled individuals na gumagamit ng tungkod feel more safe. So meron siyang ultrasonic in which it can detect kung may malapit na object. Actually, it is adjustable. Konti lang naman ang baguhin sa may part ng code. And just insert a wire dito sa ating Arduino Nano. Ito yung dito part. So, I think that's very easy to do. And yung nilagay ko ngayon is only 25 centimeters. So, pwede natin gawing 1 meter. Pwede gawing, let's say, 30 centimeters para mag-buzzer siya. So, kapag may malapit na obstacles sa tungkod, pwede mo siyang i-set up sa baba ng tungkod or sa gitna. So, pwede niyang ma-detect yun and magpa-buzzer siya. At the same time, meron siyang GSM and GPS. So, meron siyang emergency system na pwede natin gamitin and it's a very smart one. So, kapag naka-off ng ganito, yung ating tack switch, means yung button mo or yung system mo will go towards yung tinatawag nating simple mode. Ang basic mode or yung simple mode is very simple. Pag nag-double tap dito yung blind person, dalawang beses, kapag long press, doesn't matter kapag matagal, then another one, hindi siya mag-work. Kailangan double, parang double tap or double click. Parang nag-double click ka ng mouse. And that will send an emergency message sa up to two persons na kilala or a relative ng disabled or blind person, sisendan siya ng emergency message as well as sisendan siya ng map. Since meron siyang GPS, so kahit saan pumunta yung blind na or yung disabled person, pwede niyang isend yung location niya in terms of emergency. So parang isa siyang emergency button. The good thing here is meron tayong advanced mode. So pag ginamit natin yung advanced mode, para isend yung emergency button, kailangan multiple clicks. Let's say mga 5 or 6. So, dapat parang panic button yung gagamitin natin. And then, magagamit natin kapag ganito, pwede siyang mag-receive ng message. Meaning, pwede natin magamit yung iba't ibang applications ng nitong system. I already showed that application in the previous video. What I did is, dinagdagan ko lang siya nito so that it can be used for cane ng mga blind people. So, yun, I think I will be, kung if you have to ask, that is the title of the video is easyelectronyx emergency button system. So ito yun. So I just added an ultrasonic and a buzzer para gamitin siya sa cane. At the same time, the yung mga blind na tao or mga disabled na tao will feel safer with the addition of this emergency button. So kung sakaling meron nangyari sa kanila, they can just press that and let their loved ones know kung meron siyang emergency at the same time kung nasaan sila. So, hindi na kailangan matutong mag-text, hindi na kailangan matutong gumamit ng mapa or GPS. Kasi ang sisend na sa SMS papuntod to their loved ones is actually a map. Okay. And there are even additional functions like yung direction finder nitong system. So what I'll do is i-power up ko siya gamit ang power bank. Isang power bank lang, isang USB port lang. And then wait for the bali, mag-initialize lang siya, and then magsisend yan siya ng SMS sa ating cellphone. So, ito yung admin phone, but you can add another one. Let's say, up to two persons kasi ang pwede niyang i-text or i-notify sa, in terms of emergency. So, ito yung admin phone. So, yung admin phone, pwede siyang mag-add ng user and some other stuff. So, mag-detect siya ng system ready. Okay. So, let's say, you can always change the number na ginagamit natin dito. So let's first try yung ito, no? So wait. Okay. So if meron siyang ma-detect anything na lumalapit, nagba-buzzer siya and that will work separately dito sa ating GSM. So pupuntahan ko siya dun sa basic mode. Okay. So pag ikakabit natin ito sa ating stick talaga, be sure na accessible sa yung itong dalawang button kasi ito lang naman ang gagamitin niya dito. Okay. So this GPS is quite very good kasi napapansin natin nasa loob tayo ng sealed room pero nakaka-lock-in pa rin siya. As evidence ng kanyang lock-in, merong nagbi-blink na blue LED
Okay, dito sa ating GPS na module. So, meron nag-blink na blue LED doon. Okay, that means naka-lock in siya ngayon. So, this is Neo 6M, which is have a very good antenna. So, i-double click ko siya. This is on basic mode. So, double click ko siya. 1, 2. Let's say, 1, 2. Para mabilis. And then, okay, mag-send siya nito. I have emergency. My location is the following. Okay. So, automatically, mag-send yan siya sa dalawang tao, sa akin at saka sa first user. So, paano mag-add ng first user? That is from my previous video na pwede natin gamitin. So, click ko lang siya and sasabihin niya sa akin yung location. Sorry for that. Okay. So, that's the problem. Sisend niya kasi sa'yo is map link, no? Ng Google. So, kailangan... Siyempre, kailangan meron tayong internet. Okay. Ngayon pa lang kasi siya nagko-connect. Okay. So, yun. No, thanks. Yun, isi-send niya sa'yo yung location. And, paano ko ba ito ibababa? Okay, let me go back to the message. Dapat kasi, click ko lang siya. And ibibigay niya sa akin yung location. Okay, yun. So, makikita natin kung saan located, okay, yung ating device by just double clicking. So, kapag naka-advanced mode naman, I think the better one is using the advanced mode. Kapag i-press ko yan siya, to send that message, kailangan multiple clicks or parang panic button. So, press ko siya ng maraming beses. And the same thing will happen. Yun nga lang, because this is in advanced mode, kailangan niyang mag-receive ng message, instead of double click, you need to multiple click it, parang maraming click talaga, to make it work. Okay. Okay, let me try again. So, na-click ko na siya, then I will click it again. So, yun. Text din siya. So, the reason why in advanced mode, you need to multiple click it, that's because your system will now already be receiving message. So, I think kung dalawa lang naman yung button na magkatabi, even yung disabled or blind person can maneuver. So, kung pwede rin naman, turuan na lang siya na if ever there's an emergency, just click it 5 times or 6 times. So, the same thing, kapag connected ka sa internet, ganito yung ginagawa ng message. Automatic siyang naglalabas ng map dito. Kanina kasi, nung clinic ko yun, wala akong data or wala akong wifi. So, in advanced mode, the good thing is, pwede kang mag-send ng mga commands. So, for the list of different commands, please refer to my previous video. By the way, while this is all working, nag-work pa rin to siya as a normal cane. Okay? While this is all working. So, meron siyang additional commands like auto 1, auto 5. Meaning ng auto 1 is kung sakaling gusto mong i-track kung saan pumunta-punta yung relative mo na gumagamit ng device. So, i-text mo lang auto 1. Automatically yon every 1 minute, mag-send siya ng mga mapa katulad nito. Okay. This map is very good. Okay. Kasi pag i-click ko yan siya, mapupunta ako sa Google Maps na API. Okay. And pwede ko yung i-zoom. Okay, pwede kong i-zoom. Pwede kong i-scroll. Pwede kong malaman kung saan talaga siya located. So, ito yung lugar na kung saan yung device ngayon. It's in Villa Margarita. So, ano yung mga malapit. So, pwede mo yan siyang i-scroll. Lapit daw dito sa may palengke and co-op store. And then, somewhere located here. Which is exactly kung saan located yung itong ating place. No? And, the best one here is yung ating DIR or direction finder. So, let's say I am located. Okay, gusto kong malaman what is the shortest route. Let's say nag-text siya sa akin ng emergency message then in advanced mode. Gusto kong malaman what is the shortest route, yung pinakamalapit na route from my place papunta sa lugar na to. Let's say ang place ko is I am at a mall. Mayroon kaming mall dito. Mayroon mall dito sa Zamboanga. KCC Mall. KCC Mall de Zamboanga. So, just yung location,
can be any, okay, mga common place or let's say mga malls or even your GPS. Pwede mong ilagay dyan DIR tapos slash yung GPS location mo, latitude and longitude, or yung mga common location na malapit sa lugar mo. Let's say nasa mall ako, gusto ko malaman what is the shortest route from my location, which is KCC Mall de Zamboanga, to the location of the device para mapuntahan ko kagad siya in terms of emergency. Okay. So, detect ko lang yan sa device, i-reply ko siya sa device, and bibigyan niya ako ng mapa. And this is the reply, which is actually a direction finder. So, pagka-click ko dyan, yan, bibigyan kanya ng direction finder. So, these are the directions na pwede mong i-take. Pwede kang dumaan dito from KCC Mall de Zamboanga towards yung lugar kung saan yung device. Or you can even calculate kung ilang kilometers, 4.7 kilometers. And if you row the car, that is 18 minutes travel. So, pwede kang magpalit ng... pwede kang mag-browse. What is the closest route papunta doon sa ating device. So, as for other, yung, let's say, diba, dalawang person yung nino-notify niya in terms of emergency. As for the other commands, I will refer you, paulit-ulit yung sinabi, I will refer you to the previous video nitong device without the ultrasonic. By the way, it still works, even though, no? So, pwede mo itong ilagay in location, tapos ito, kailangan accessible lang yung dalawang button na magkatabi kanina. By the way, yung button natin dito is walang button cap, pero meron yan siyang button cap na kulay red, ilalagay ko lang. Hindi ko nakalimutan kung ilagay before mag-video. So, thank you for watching. This is a very good parang advancement for emergency messaging and obstacle detection para sa mga bulag, at the same time para sa mga disabled person na they will feel helpless kapag mayroong emergency na nangyayari. Let's say na-kidnap or nabangga or anything na anything na nangyari sa kanila. Let's say nawala. There are also statistics na karamihan sa mga bulag, sometimes they also get lost, no, although memorize na nila yung daan, especially if there are black roads. So hindi na alam saan sila pupunta. We'll just press the button and you will send emergency message sa kanilang mga loved ones. At the same time, pwede silang puntahan, pwedeng malaman kung saan sila located, pwedeng tingnan yung shortest route to them. Mag-detect siya up to maximum 2 persons. So, pwede kang mag-add ng isa pang number if you are the admin. And pwede mong ipasa yung pagiging admin. So, doon yun sa isa ko pang video. So, thank you for watching.